ang topic ko ngayong araw na ito ay paano maging masaya. Desisyon natin ito at choice natin ito at meron tayong mga pwedeng gawin para tayo ay maging masaya. Number one, paano nga ba natin papasayahin ang sarili natin? Simple lang po. Gumawa ng mga simpleng bagay na ikasasaya mo. Katulad ng pagtimpla ng masarap na kape o kaya ay isang masarap na almusal tuwing umaga para meron kang energy na gawin ang mga bagay sa buong maghapon. So ito mga simple happiness ay makakadagdag na sa ating kasiyahan. Number two, huwag na huwag tayong magsisimula ng isang away. Kasi kapag nakipag-away tayo, makukuha nito ang energy at marami sa oras natin. Kung meron kayong mga reklamo, kung kaya nyong huwag na lang sabihin yun. Huwag nyo nang sabihin para magkaroon kayo ng peace at quiet. Ikatlo, mas kaibiganin nyo yung mga positibong tao o kaya naman mag-follow kayo sa social media ng mga positibong tao, accounts, o mga pages para yung positive vibes ay mag-stick sa inyo. So, yun lang yung mga nakikita nyo, naririnig ninyo. Kasi kapag puro complaints, masisira ang araw natin. Number four, huwag gawing masyadong busy-busy ang sarili natin. Ang goal lang sa maghapon, gumawa lang ng isang bagay sa isang oras. Alam ko, parang gusto nyo multitasking. Hindi, mas mainam siguro isang bagay sa saglit na ito. Kasi pag dinamihan ninyo ang inyong trabaho, magiging masungit tayo sa buong maghapon. So, one good job, matapos mo, happy ka na. Then go on to the next. Huwag pong sabay-sabay. Number five, simpleng buhay lang ang gawin natin para hindi tayo maging magastos. Tandaan natin, ang pera ang number one dahilan ng pagkakaroon ng stress at hindi pagkatulog ng isang tao. So, kung konting pera lang ang kailangan mo, hindi ka gaanong mai-stress at makakatulog ka mabuti. Isa pang tip, kung pwedeng tumulong ka o mag-give back ka o magbigay ka, halimbawa naka-receive ka ng sweldo o regalo, pwede ka namang kumuha ng konting porsyento para i-share din sa iba. Baka pwede natin gawing Christmas o Pasko araw-araw. Makakadagdag ito sa iyong happiness o sa iyong kasayahan. At dun sa iyong mga friends, kung pwedeng i-return mo yung favor nila pag may ginagawa silang maganda sa'yo, sa iyong mga kamag-anak, kasi maganda rin yung nagbibigay, hindi puro pagtanggap lamang. Sa pagtatrabaho natin, ipakita natin na happy tayo, masigasig tayo, may sigla tayo, gustong-gusto natin yung gagawin natin kasi ito ay magiging mindset natin habang ginagawa natin yung ating mga gawain. Sa pagtatrabaho, ang goal mo lang naman, makapag-serve. Pag mag-serve ka sa others bago ang sarili mo, mas maligaya ka doon. Tapos pilitin mo nga maging happy, maging masiyahin. Tapos sa iyong trabaho, kung pwede, ibigay mo lamang o i-inculcate mo ay mga positive values. Yun yung ituturo natin sa iba or gagawin natin para sa iba, matutuwa din sila. At kung ano yung best mo sa tingin mo, yun na yung gagawin mo. Huwag din natin kakalimutan yung physical na health natin. Matulog, maigi sa oras ng pagtulog para makatrabaho tayo nang maayos din. Kapag kumpleto ang tulog, maayos din yung trabaho. Kung may pagkakataon na maka-choose tayo o makapili ng healthier foods, mas mainam kasi para sa katawan mo yan. Pero pwede mo namang i-reward paunti-unti ang iyong sarili. At kailangan mo rin ng exercise, ehersisyo. Yung regular at simpleng ehersisyo lang katulad ng
paglalakad. Kasi para magkaroon ka ng lakas, strength, stamina, kailangan mo yan. At para lumakas din ang inyong immunity at saka mas happy ka rin sa katawan mo kasi mas malakas ka, kaya magiging happy ka. So, sana po nakatulong ito para ma-choose natin na mas healthy tayo, less ang stress. Salamat po.